So kailangan patayin muna natin yung ating plangka na papunta dito bago natin to tanggalin. Hello guys, magandang araw and welcome back sa akin channel. Dito naman tayo sa isang panibagong video, no? So sa araw na ito guys ay mag-i-install ako ng itong utility box surface type. Problema ko kasi dito, itong aking outlet na ito, ayan, gumigewang-gewang na. Hindi kasi matibay ang pinagkabitan ko. Makakabit lang ito dito sa Hardiplex. So, hindi maganda. So, ang gagawin ko ngayon, papalitan ko nito, pero dito ko siya ilalagay banda. Ito na part kasi may bakal to dito. I-screw natin siya dyan. So, matibay na siya. Ito ang recommended ng mga electrician na ilagay sa mga ganitong lugar na kasarado na, kunwari semento or ganito na wala ka ng, walang wiring sa loob, nakalabas lang yung mga wiring. So yan, ito ang recommended nila. So, install natin ngayon guys. Papalitan natin itong nabili ko na isa outlet, isa lang siya. Papalitan natin ng tatlo kasi ito sira na ang ano nito, basag siya. Ayan, basag. So tatanggalin natin tong mga outlet na to. Lipat natin dito. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sana mag-subscribe kayo at click nyo rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Itong isang outlet lang ang nakalagay, 62 pesos siya. Tapos itong ano na ito, surface type 32. So mag-ingat kayo guys kasi ito royo din ito. May ang ibang surface type na utility box kasi hindi yun pwede dito. Hindi sila mag-akma. So kung royo yung outlet nyo, royo din yung palitin, yung bilihin nyo na utility box na surface type. Ayan, dali lang siyang tanggalin. Dito lang banda na part, nanin mo lang siya ng screw, flat screw. Ayan, ang galagad. Lipat natin siya dito. Ayan. Ayan. So dali lang siya, assemble guys. Runa mo lang tong side na to. Yan, meron na tayong trigang outlet. Tapos itong cover na to, dito sa basag na to, ito ang gagamitin nating cover niya. Gawin natin ngayon guys, i-jumper muna natin siya. Ito yung gagamitin nating pang jumper guys, yung galing sa flat na wire na to. Buo yung kanyang copper sa loob. So ginawa ko, tinanggal ko lang siya. Meron na tayong isa. Lagay natin. Tusok lang natin siya. Ayan. Recommended na mga electrician na walang lalabas na copper, walang makita. So pagsikapan natin walang makita. Ayan na yung ating first na jumper guys. Lagay natin dito. Yan, maganda ang ating jumper. Walang nakalitaw na wire. Hindi ako professional na electrician guys. Hindi ito ang aking trabaho. DIY ito ng aking sariling bahay. Huwag nyong gayahin kung hindi kayo sure. Kasi kuryente ang ating hinahandle dito. Maaari tayong masunog pagka hindi natin alam ang ating ginagawa. So kung hindi kayo sure, ipagawa nyo na lang sa totoong electrician. Yan. Ayan, naka-jumper na ang lahat. So guys, bakit ba tayo nagja-jumper nito? Kasi guys, hindi yan sila nakakonekta lahat. Kunwari, paglagay mo ng live wire dito sa dalawang to, ito lang ang nakakonekta sa live wire. Kung hindi mo yan siya i-jumper dito na nakakonekta din tong dalawang to sa kanya. So kaya kailangan natin maglagay ng mga ganitong wire. So guys, para hindi kayo malito, galing dito, naka-connect yan siya dito. So ito yung wire na galing dito, kasi dito natin ilalagay yung live wire mamaya. Galing dito, po-connect siya dito. Ito. Ayan yung wire niya, yung puti na yan, ito. Tapos galing dito, ko-connect din siya dito. Ito yung wire niya, pupunta dito. Same dito. So guys, bantayan niyo yan kasi baka ma-short yung ginagawa niyo. At delikado. So mag-ingat lagi.
Pasensya na kayo sa aking mukha, guys. Mukha talaga akong bagong gising. Kasi bagong gising nga lang talaga ako. Yan, dito natin siya ilagay. May bakal to dito. So, itong part na ito ay ma-screw ko siya sa bakal. Markahan natin bago natin siya butasin. So, gamitan natin siya nitong ating super duper power impact cordless na drill. Yan, wag mo nang i-tight. Ito siya. Ganyan siya. So, maya natin ito ikabit. I-cut natin tong dito na side para makadaan yung wire. Kailangan butasan to. Kasi walang madaanan ng wire. Yan. So, dito, nakabit. Dito ang wire papasok. Yan, sa butas na yan. Itong wire na to ang ikakabit ko dito. Live wire to, guys. So, kailangan patayin muna natin yung ating plangka na papunta dito. Bago natin to tanggalin, kailangan nakapatay ang breaker na linya nito para hindi tayo makuryente, guys. So, ang advice ko, guys, kung hindi nyo talaga sure ang ginagawa ninyo, mawag kayo ng electrician, ipagawa nyo na lang sa electrician. Magbayad na lang kayo. Huwag nyo akong gayahin. Ha? So, guys, pinatay ko na, no? Para masure mo na wala talagang linya na dyan, wala nang live na wire. Meron ako ditong pang test. Bili kayo nito para safety. So, pag umilaw siya, akin siya. So, ayan. Hindi umilaw. Ibig sabihin yan, wala nang kuryente na dumadaloy dyan. So, tanggalin na natin siya. So, gagawin ko, puputulin ko siya dito. Dito banda. Since wala na itong kuryente, okay lang na putulin ko na siya diretso. Tanggalin muna natin to para makagalaw tayo ng maayos itong kanyang molding. So, guys, ito yung mga na-jumper natin. Dito natin ikabit itong live wire na dalawa. Kailangan itong tanggalin para hindi siya nakaharang. Para yung copper wire natin ay nakatago talaga. And, tama na siguro yan. Cut natin to. Ayan, expose na siya. Maganda na yung kanyang itsura, kung nakikita nyo yan. So, bago natin siya isaksak dito, guys, dapat nakaganyan na siya. Kasi hindi na natin siya may papasok dyan pagka hindi mo siya pinasok muna dyan. Ayan, isa naman. Ayan. So, napasok na natin siya, guys. Okay na siya. Ayan. Medyo nakalabas yung copper wire niya, pero okay na yan. So, guys, kung magtatrabaho kayo, dapat yung talagang walang nakalabas na copper wire, guys. mukhang mali yung ginawa ko, guys. Dapat pala nakaganyan na ito bago natin siya isaksak yung wire na yon. So, ngayon, mahirapan akong ilagay siya papasok. Tingnan natin kung mapasok natin siya kahit nandyan na siya. Tingnan natin. Ayan. Hindi naman pala. Ayan, nakasok natin dyan. Ayan. So, dapat ganun ang gawin. Talagang. Pagka hindi electrician ang gumagawa, maraming palpak. So, ayan. Meron siyang kasamang screw. Pag bili mo, meron na siyang screw. Yes. Guys, tight na siya. Okay na siya. Lagay natin to. Balik na natin yung kanyang wire. Medyo naka-usli siya kasi hindi nga siya nakalinya dito. So, ayan. Okay na yan. Balik natin yung kuryente, guys. Guys, naka-on na yung ating circuit breaker, no? Na papunta dito.
test natin siya gamit itong ating tester na binili. Try natin. Ayan. Ilaw siya dito. Sa kabila. Ayan. Ilaw siya. Ayan. Okay lahat ng ating kinabit. So, thumbs up sa ating ginawa. So hanggang dyan ang ating video guys, at sana'y meron kayong nakuhang informasyon sa aking video, at sana'y may natutunan kayo. Kahit hindi naman tutorial itong aking video, ay magkaroon kayo ng idea sa pag-install. Mag-iingat lagi guys, lalong-lalo na pagkuryente ang ating ginagawa. Kung maaari, iwasang mag-DIY ng about sa mga electrical kasi delikado. Tapusin natin itong video na ito sa pagbabasa ng mga comment at sa mga supporters natin, World Mahinay, Jonalisa, Magayon Bragaes, Sniper Relate, Rock Hard, Arnold Labastida, Ronald Nunez, salamat sa support. Ay, makate. Maria Yuki, at si Tan Naba. Sabi ni Tan Naba, Sir, pa-shoutout naman po from Doha, Qatar. Tan and Anisa, Neba family. Nagtatanong siya kung taga saan ako, sa Davao, kasi taga Maa daw sila. Taga Lanang po ako, Lanang Davao City, dito banda sa may sa. Salamat sa inyong support guys sa aking channel. Sabi ni Maria Yuki, silent viewer mo po ako. Ngayon lang nag-comment, interesting ang mga vlog mo sir. Maria Yuki, salamat sa iyong support sa aking channel. Keep up lang po sana, at sana ay nandyan kayo lagi. At hanggang dyan guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe kayo at i-like nyo ang aking video na ito. Kung hindi nyo naman gusto, i-like nyo pa rin. Basta i-like nyo, kung ayaw nyo, kayo pong bahala. At mag-subscribe kayo, i-hit nyo yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. At i-like nyo rin po yung Facebook page namin, nandyan lang sa link sa baba. At hanggang dyan, salamat sa panonood, salamat sa support, keep on watching. Peace.